Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga ka-same like-minded. Nandito po akong muli ngayon, nagbabalik upang makapag-share sa inyo ng panibagong vlog or panibagong learnings or education na pwede niyo pong magamit sa inyong personal na buhay. Ang title naman po or ang topic ng ating vlog for today ay tungkol sa pinamagatan kong forgiveness or pagpapatawad. So tara po, umpisa na natin. Once again, my name is Rudy Plaserna. Bago natin umpisa ng aking vlog, make sure po no, na i-like, i-share natin ito sa ating mga ka-same like-minded as well as mag-subscribe po tayo sa aking YouTube channel. So yun na nga po, ang title ng ating vlog for today ay tungkol sa forgiveness or pagpapatawad. Aware po ako na alam nyo ang salitang forgiveness, pero ang tanong, talaga bang nagagawa nyo ang tinatawag na forgiveness? Maraming tao nagsasabi na pinatawad ko na sila. Pinatawad ko na sila. Pero kapag sila nagalit, naglalabasan na naman yung mga dating nakaraan. So sa palagay mo ba, na-forgive mo na talaga sila? So ganito po yun. May iba't ibang klaseng forgiveness. Unang forgiveness is about forgiveness sa ibang tao. Magpatawad sa ibang tao. Yun palagi ang itinuturo sa atin. Forgiveness. Matuto kang magpatawad sa kapwa mo. Yun ang sinasabi. Ngunit hindi matanggap minsan ng ibang tao sa sarili nila dahil mas nakikita nilang mas mali siya eh. Ba't ko siya papatawarin? Dapat siya munang mag-sorry bago ako mag-sorry. Yung mga ganong tao. They never learn how to forgive other people. Kahit yung ibang tao na yung nagkamali. They just don't see. Hindi lang nila nakita ang buong sitwasyon. Mas nakikita nila palagi na mali ang kanilang kaharap. Ang kaharap. Ito, ako ba ang laging mali? Sila ba ang laging mali? Lagi yun ang tinuturo nila. Pagsasabihin na nila sa sarili nila, oh, ako na lang laging mali. Ako na lang laging mali. Ayaw tanggapin. So what is forgiveness nga ba? So, ang forgiveness to the other person, if you forgive them, once na magpatawad ka sa ibang tao, make sure to pray for them as well. Magdasal ka, pagdasalan mo rin sila, na one time, mauunawaan ka rin nila, magiging okay din kayo, at magiging maayos din ang buhay nila at ang buhay mo. That's forgiveness for other people. Pangalawa, ang forgiveness naman is for yourself. Matuto kang patawarin din ang sarili mo. Sa dami na rin ng kasalanan na nagawa mo, hindi mo ba yun nakita? Nagpapatawad ka lang ba sa ibang tao? Did you ever say, sorry? Sorry, ang dami ko na rin nagawang mali. Pinapatawad kita. Sorry. That's a different story talaga. Pag pinatawad mo ang sarili mo, meaning, nire-release mo lahat ng mga nakapatong or bigat sa nararamdaman mo. Forgiveness to yourself. Most people don't see this. Most people don't do this. Dahil nakaprogram na ang isipan nila na dapat patawarin lang ang ibang tao. But they never learn how to forgive themselves. They never. Ito po yung pinaka-importante. Mapatawad mo yung sarili mo sa kung ano man ang nagawa mo. Once you do that, once you acknowledge the mistakes at nagpatawad ka sa sarili mo, you will be free. Mas gagaan yung nararamdaman mo, yung kalooban mo, at ang sitwasyon mo, pati ang buhay mo ay umpisa nang magbabaligtaran. Ang dating pangit ay magsigagandahan na ng paunti-unti. So if you are a habit, kung sanay ka na magpatawad sa sarili mo, sigurado ako, ibang-iba na ang buhay mo ngayon. Wala ka na sa estado ng buhay mo kung nasaan ka man ngayon. Ibang-iba na ang ugali mo. You'll always learn how to forgive. And you'll always learn how to consider. You will always learn to open your mind sa mga mangyayari.
Di ba nga si Jesus Christ, lagi niyang pinapatawad ang tao kasi hindi nila alam kung ano talaga ang kanilang ginagawa. And God prays for it. Hindi ko alam, hindi po kasi ako nagbabasa ng Bible, but all I know is we should learn how to forgive ourselves. Napaka-importante po nun. At isa pa pong forgiveness is something like this. Learn to forgive about your surroundings, sa mga nagawa mo. Ka ba yung taong mahilig magtapon? Nagtatapon ka lang sa nature natin? Sinisira mo ba nature natin? Ganito ganun. Yung mga tao kasi ako nakikita na they've been living in this world for how many years na? 30, 40, 50, 60? But still, hindi nila alam ang tamang pagtatapon ng basura. Kakain ng candy, bibitawan na lang. Kakain ng mga chichirya, bibitawan na lang kung saan. May kinakain ng mga kung ano-ano dyan, like pakwan, biglang ihahagis ng kung ganun kung saan. Itatapon sa kabila. Bakit hindi nila matiis na hawakan yung basurahan na yon na nasa kamay nila at itapon sa tamang basura? Learn to forgive. Magkaroon kayo ng right attitude. Hindi lang sa sarili nyo, sa kapwa nyo, kundi ganun na rin sa kapaligiran. Matuto naman kayo. It's really about, because this is God blessing to us to be here in this world and experience something greatness. Pero marami po kasing tao na hinahayaan lang nila ang kanilang sarili to become a loser. So please learn. Maging attentive kayo sa mga ginagawa nyo and learn to forgive. Kung nagawa nyo yan dati o hanggang ngayon, please learn to forgive. I am sorry, nature. I accept my mistake. I will move on and I will improve. Yun ang pinakatamang wordings. Once na ikaw ay humingi ng tawad, make sure na hindi ka lang hihingi ng tawad na sorry, ganun lang, tapos na. No, it's not. Kailangan sabihin mo sa susunod sa sarili mo once na ikaw ay nagpatawad sa tao, sa sarili mo, or sa nature na I will move on. Mag-move on ako sa ginawa ko at i-improve ko ito para sa susunod ay hindi ko na magawa at para mas maganda pa ang aking magawa sa sarili ko, ibang tao, at ganoon na rin sa ating nature. So yun po ang forgiveness na itinuro ko ngayon sa inyo dito. Learn to forgive. Learn to say sorry sa mga tao minamahal nyo. Subukan nyo. Or I'll give you a challenge sa mga taong mahal mo na hindi mo kaya magsalita ng sorry. I challenge you. May kasalanan ka man o wala, pumunta ka sa kanya at sabihin mo, mahal, pa, or tatay, or lolo, or lola, tito, tita, sabihin mo na, patawad po. Alam ko marami din akong mga kasalanang nagawa sa inyo na hindi ko namamalayan. Kung nakaka-offend po ako, minsan, patawad po. Mag-improve po ako, hindi ko na po siya uulitin sa susunod. I tried that a long time ago. When I was high school, ginawa ko yan sa lolo ko at ako po ay napaiyak. Dahil dun yung totoo, yung feeling na parang hinawakan ni Jesus Christ yung puso mo. Narilis mo ang totoong ikaw. Narilis mo ang tinik dyan sa puso mo. And that's forgiveness. So hanggang dun na lang po muli ang aking vlog for today. Once again, my name is Rujik Lacerna. Naniniwala po ko, may panibago po kayong muli natutunan dito sa aking vlog. Make sure po na i-hit natin ang like, i-share natin ito sa mga taong gusto ring matuto o maturuan natin ng forgiveness. And as well as, kapag bago pa lang kayo dito sa aking vlog, make sure po na i-hit natin ang subscribe button. Maraming maraming salamat po. Make sure to learn how to forgive. Thank you, thank you, thank you. Abangan niyo po ang aking next vlog. God bless you wherever you are.